So dapat ang tingnan natin at aminin natin na meron talagang maling nangyayari dito sa pamamahala ni President Duterte. Ako po ay nag-participate dun sa investigation, dun sa extrajudicial killings. Nakausap din natin ng malalim itong si Mr. Edgar Matobato. At pinag-aralan natin yung mga nangyari sa Davao City. Buo po ang aking paniniwala na si President Duterte ang nasa likod ng extrajudicial killings o DDS sa Davao City, at ako rin po ang naniniwala na siya rin ang nasa likod nitong extrajudicial killings na nangyari ngayon sa ating bansa. They are blaming local and international media dahil mga mali daw yung information na binabalita, kaya nagre-react ang US sa mga maling informations. Yung mga ganyan, mga media spin nga yan ng mga apologists ni President Duterte. Pero nga, kagaya nga ng sinabi ko, kung itong mga nangamatay na ito, 4,000 mahigit na, totoong mga tao po ito. Nagsimula ito nung naupo siya sa pwesto. Ngayon, kung hindi siya ang nasa likod nito, bakit hindi niya mapigil? Instead, ini-encourage pa niya yung killings. So, yan yung malaking problema na kailangan harapin natin dito. Pwede tayong magbulag-bulagan, pwede tayong maghanap ng alibi para kay President Duterte, pero siya nga mismo, umamin siya na pumapatay siya ng tao at siya yung nasa likod ng DDS sa Davao City. Tapos ngayon, tayo pa yung naghahanap ng palusot na para sa kanya. So yun ang malaking problema ng ating bansa ngayon, ng ating lipunan, na kung paano natin harapin itong mga pangyayaring ito.